Morning po. Yan. Hello po. Good morning. Nakakatuwa po na andito tayo ulit, no? It's been a while. January, isang buwan din na huli po tayo nakita. Pakibati po ang inyong katabi kahit kaway lang. Welcome nyo naman sila, no? Ang tagal na nating hindi nakita. Nakakamiss na kasama natin ang ating mga kapatid, no? Dito po lalo na sa church worshiping together. Bukas po ay, yan, Valentine's. No, meron po ba kayong nakaplano para bukas o mamaya? No, celebrate din natin yung, hindi, ang Valentine's hindi lang para sa love life, no, para sa mga mahal natin yan sa buhay. No, so, celebrate nyo rin po yan kasama yung family nyo. So, again, welcome po. Na-miss po namin kayo and we are excited na pwede na po tayo ulit mag- worship service ng face-to-face. Salamat sa Panginoon na bumababa na yung mga kaso ng COVID. Ganun pa man, ingat pa rin po tayo. No? Hindi naman po ibig sabihin na wala na eh, kahit ano na lang pwede natin gawin. Meron pa rin wisdom na kailangan natin mag-ingat. Sige po, kung kayo po ay merong Bibles, bago po tayo mag-officially open ng praise and worship, no, for 2022 and our worship service for 2022. Let me read to you Numbers chapter 12 verse 1. And there's a story here patungkol po kay Miriam at siya kay Aaron. Ito po yung nakasulat doon, no? Miriam and Aaron began to talk about Moses because of his Cushite wife, for he had married a Cushite. No? Ano pong kwento behind this? Ang nangyari po kasi dito yung panahon na si Moses ay tinawag ng Panginoon, ginamit ng Panginoon para makalabas ang mga Israelites sa pagiging alipin sa Egypt. No, yan po yung time na to. Ang ina-expect nila ay dapat si Moses, ang asawa niya din ay isang Hudyo. Pero iba po yung pinili niya. So kaya ito yung pinaggalingan ng wife na married a Cushite. Pero pag binasa niyo po ito, yung verse 2, may kita niyo, sabi niya dito, "Has the Lord spoken only through Moses?" they ask. "Hasn't He also spoken through us?" And the Lord heard this. Meron po pang ibig sabihin to. Si Aaron at saka si Miriam, basically si Miriam, sinasabi niya, bakit si Moses lang ang may blessing? Eh kami din naman nagtrabaho, kami din naman naging servant ng Panginoon. Ginawa din namin yung pinapagawa ng Diyos. Pero bakit si Moses lang yung may reward, siya lang yung bida, siya lang yung nakikita, siya lang yung nababanggit? Paano naman kami? No? Yung po yung ano dito eh. So, ang ginamit nilang dahilan na para masiraan or hindi maging okay sa paningin ng mga tao si Moses, yung kanyang naging asawa. Pero kung titignan nyo talaga yung motibo, ang point niya doon is, paano naman ako? Ako na nagsilbi, ako na naging faithful. Bakit sila yung nagiging successful? Bakit siya yung nagiging okay? Eh, paano ako? No? Ano ba, Lord? Kulang pa ba? Kulang pa ba yung ginagawa ko? Hindi mo ba ako napapansin? Di ba? Naging faithful naman ako ngayong 2 years ng pandemic. Bakit yung mga kapitbahay ko, yung ibang tao, sila pa rin yung okay, pero parang kinalimutan mo ko? No? Nung mga nakaraang buwan, earlier a few years sa pandemic, no, minsan may mga nakakausap kami ganito yung nababanggit nila. Bakit kung kailan nag-pandemic, naging faithful naman ako, ako yung nawalan. Paano ako, Lord? No? So, maganda rin po pag-isipan natin ngayon. Are we doing things kasi parang tinatanim natin tapos sasabihin natin, Lord, ano to, a good deed ko to, 1 point ko to. No? Baka yung mga walang ginagawa sa tabi ko, hindi okay sa tabi ko, sila pa yung pagpalain mo, eh ako meron naman ako inimbak. Paano ako? No? Minsan, gusto natin yung spotlight na sa atin or tayo yung napapansin, mas tayo yung umaangat, mas tayo yung napapaboran. Pero in this case, hindi naisip ni Miriam, tama, meron nga ginamit sa kanya ang Panginoon, meron binigay sa kanya na responsibility, no, na ginamit din siya ng Panginoon, hindi nga lang sa spotlight. Kasi kung iisipin niyo po at susundan niyo yung history ng buhay ni Moses, ang nagbantay sa kanya at ang naging dahilan bakit siya naging
ampon ng Pharaoh ay binantayan siya maigi ni Miriam. Naalala niyo po yung kwento ni Moses nung bata siya, pinaago siya sa ilog. Ang nagwabantay po doon yung kapatid niya, si Miriam. No, may role si Miriam. Ginamit pa rin siya ng Panginoon. Hindi nga lang sa spotlight. Nung nakuha si Moses ng daughter ni Pharaoh, ang sabi ni Miriam, gusto niyo po ihanap ko ng mag-aalaga. Si Miriam pa din. No. Ano pong gusto kong sabihin dito? Merong roles na binigay sa atin ng Panginoon, bawat isa. Maaring wala sa spotlight, maaring maliliit na bagay, but it is also important kasi ang Panginoon ang nagbigay niyan. Maaring sa pananaw natin, hindi siya okay. Maaring gusto natin yung ginagawa ng iba, yun yung ginagawa natin. But naniniwala po ako na ang Panginoon, binigyan niya tayo ng different personalities, different characters, different roles. At ang kailangan natin gawin ay mag-submit sa Kanya at laging magpasalamat na tayo ay involved sa Kanyang gawain. No? Ngayon po, magsa-start na naman yung service natin. Magkakaroon na naman po ng ministry. We're praying na maging normal or bumalik na tayo ulit na dire-diretso na po ito. No? Whatever the role God has given you, alagaan niyo po yun. No? Pagbutihin niyo doon. And yung spotlight na minsan gusto natin na sa atin or mga ninanais natin, ang Lord po ang bahala dyan. No, our job is to be faithful. Para po hindi tayo maging katulad ni Miriam na maingit or gustuhin yung spotlight or gustuhin yung ganito, maganda po pasalamatan natin lagi ang Panginoon. No? Dapat yung heart natin grateful, may gratitude. Lord, thank you na ginamit mo pa rin ako. Thank you na faithful ka pa rin. Thank you na kahit ito yung role ko, naging part ako sa blessing na inyong ginagawa. So, ang tanong ko po sa inyo before we start to worship, how is your heart? No? Grateful po ba siya ngayon na nakabalik kayo dito? Or meron pang ibang reason bakit nandito tayo, bakit nag-church? No? Or baka hindi pa rin clear. Baka nandun pa rin tayo sa dating mindset na nag-iipon ako ng points para pagdating ng panahon, ma-cash in ko sa Panginoon or mabalik ko. No? Kasi nagkakaproblema po tayo dyan na pag hindi yung heart natin nakafocus sa Panginoon at sa ginawa niya at sa thankful, at thankful tayo sa kanyang pagiging faithful sa atin, marami tayong ibang may isip at marami tayong ibang pwedeng balakin or gawin. So, for today, bigyan ko po kayo ng time, no? Just be thankful sa Panginoon. No? Be grateful for what you have, for the ministries that He has entrusted you, for your health, for going back to church, no? Sa faithfulness niya. Pag-pray niyo po. At kung ano pa man po ang iba niyong nasa puso na gusto niyong pasalamatan sa Panginoon. Tandaan niyo po, no? Gratitude can help prevent ungodly actions. You may take this time to pray, and I'll close in prayer. Heavenly Father, we thank you. At wala pong may ibang magagawa, Panginoon, and our hearts are really thankful with gratitude sa inyo pong faithfulness sa amin, Panginoon, for the last 2 years. At nakita po namin ang inyong katapatan, ang inyong faithfulness na nalagpasan namin ang pandemic, nandito pa rin kami, inalagaan mo kami, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. And Lord, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon na habang kami po ay nandito nagpe-pray, nagsisimula mag-start ng Sunday service sa inyo with our hearts being prepared, Father God. We pray, Lord, na yung heart po namin maging heart of gratitude.
Panginoon, na nakatuon lang sa inyo at hindi sa spotlight at hindi sa pagiging tanyag, sikat, or kilala. Kundi, Panginoon, maging ang puso namin, Panginoon, ay maging para sa inyo lamang, Father God, na kahit anuman po ang pinagkatiwala nyo sa aming gawin, Panginoon, kami magpapasalamat at gagawin namin din ito ng tapat, Panginoon. So Lord, we lift up to you this day. We thank you, we praise you that we are here, that you have opened the church again para po kami ay makapagsamba ng face-to-face at kasama ang aming mga kapatiran in corporate worship and worshiping you together, Father God. We lift up to you this moment, Panginoon, and we pray that as we worship today, may you prepare our hearts to receive your word, and may you cleanse us, Father God, by the blood of Jesus Christ, Father God. Make us right and make our hearts right, Father God. Lord, we lift up to you everything in Jesus' name. Amen. Samahan niyo po ako at ang ating pong worship team as they lead us into praise and worship. Maari po tayo po tumayo. Good morning po sa ating lahat. Ito po ang bigyan natin isang palakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Welcome back po muli sa ating physical and online worship. Sa oras pong ito, patuloy po nating sambahin at purihin po ang ating Diyos. That you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing, it's amazing. You hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? God, he calls me friend.
Patuloy ka namin pagpupurihan, Panginoon, na nagmumula sa aming mga puso, Lord God. We praise you, Jesus. Something that's a word.
the goodness of God. The goodness of God.
Yes, Lord, we thank you for this day, Panginoon. Truly, your goodness is overflowing, Panginoon, sa aming mga buhay. We thank you for the opportunity na muli kami po ay makapanambahan. Papurihan ka, awitan ka, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, sa iyo po namin itinataas lahat ng papuri, pagsamba, at lahat ng pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hello, good morning po ulit. May mga bago po tayong dating, pakibati po sila ulit. Kawayan nyo lang, at least, di ba na-miss natin to, ma-feel natin ang isa't isa face-to-face kasama natin. Good morning! Good morning, and we are happy na kayo po ay nandito, and we are happy that meron na ulit tayong face-to-face. Na-miss po namin kayo. Hopefully, na-miss nyo rin po magsimba dito, no, and manambahan sa Panginoon. And I'm Pastor Denmark, kung nakalimutan niyo na po, kasi tagal natin dinagita. And welcome to All Generations Church, lalo na po sa inyong mga nanonood dyan sa inyong bahay at sa iba pong mga lugar, ibang bansa. Welcome po. We hope that, and we pray that you're all safe. At kung kayo man po ay first time yung nanonood, at wala pa po kayong church, may this be your spiritual home. Again, we are happy to see you, no? Na nandito po tayo lahat ngayon, and ang prayer po namin kayo ay healthy, no? Lahat po ba kayo nakapag-vaccine na? Yes. Ayan, may booster. Ayan, blessing 'yan, no? Ako, kailan ba ako? Malapit na rin yung booster shot namin, no? So, praise God po para diyan. Today, ang ating pong pag-uusapan or ating pong ang ating pagmumuni-munihan ay ang usapan na rest and breathe. No? Sino pong nangangailangan ng pahinga at huminga? Meron po ba? Ha? Meron. May mga nagtaas na kamay. No? And ito po ay isang bagay na parang nung mga bago mag-pandemic, no, ang hirap hanapin. Tapos nung nagkaroon ng pandemic, puro ito na lang, no, parang ganun yung nangyari. But we're gonna be talking about, ano nga ba yung perspective talaga ng Bible about resting and taking a breath, no, yung pahinga, and saan ba siya ginagamit. So, kung kayo po ay merong Bibles, and I hope di nyo pa po ito nakalimutan dalhin, at meron pa rin po kayo dyan na Bibles, at kahit po nasa bahay or nanonood kayo, if you have your Bibles, can you join me? Please open it in Ephesians chapter 5, verse 15-20. And we're gonna read together. Sige po, bigyan ko lang po kayo ng a few moments bago nyo po, para po sabay-sabay natin basahin. Okay na? Okay na po kayo? Okay. Ephesians 5, 15-20. And this is Paul talking about living as children of light. Ang sabi niya po dito, be careful then, how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. And then last verse, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Samahan niyo po ako. Let's open it with a word of prayer. Father, we thank you for today. We thank you that we could worship you in your sanctuary. Father, we pray that may you open our hearts. May you have our ears, minds, and hearts open up to listen to your word. And if may kailangan baguhin sa amin, Panginoon, Lord, may you speak to us and may lives be changed. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hey, ito pong last 2 years, no? Ako po ay thankful sa Panginoon, hindi dahil nagkaroon ng pandemic. Kumbaga parang kahit may pandemic na parang pangit, no? Pero laging merong good sa side na yun na pwede natin tignan. And for the last 2 years,
Ako po'y nagpasalamat sa Panginoon nung paano ko nga ba, naiintindihan ko kung paano nga ba kaimportante ang rest para sa isang tao. No, naalala ko po na before the pandemic, no, halos lahat tayo, if not lahat tayo, parang yung rest, ano lang yun eh, luxury. Para lang siya sa mga mayaman, no, na may extra time. Pero kung wala ka nun, eh, wala kang pahinga. No? Pero kung titignan nyo rin po, yung mga iba naming nakakausap at iba ko rin kilala, kahit naman na may kaya sila at mayaman sila, hindi rin nagpapahinga. No? So, habang ginagawa ko pong preaching na to, napabalik na ako for the last 2 years, tapos iniisip ko, ano nga ba yung value ng rest? Ano nga ba yung naging perspective ko dito this last 2 years, no? So with nung pinag-iisipan ko po siya, napansin ko na this last 2 years, ito yung mga lumabas, no? Mental health na talk. Dito lang po yan lumabas sa pandemic. Of course, noon, meron yan. At hindi ko sinasabi na kung meron ka mental health issue, din na downplay. That's not my point, no? Ang sinasabi ko lang po dito, the last 2 years, nung nagre-reflect tayo about rest and pandemic, lumabas yung usaping mental health. Meron po ba sa inyo na first time nyo ulit na narinig or talaga na-emphasize yung idea ng mental health nitong 2 taon? Meron po ba? O ibig ko po sabihin, itong pandemic, doon nyo lang siya napag-isipan? Wala. Wow, strong kayo lahat mentally. That's good, no? Pero lumabas po yung issue na yan ng mental health within the last 2 years. Ang kapartner po niyan ay self-care. Narinig nyo po yung term na yon? Self-care, yung ako muna, no? Ako naman yung aalagaan ko. And it took stage front and center, no? And magkasama po nung thought of mental health, self-care na yan, ay yung idea na tinatawag na me time. Narinig nyo po na ba yung me time? Ginamit nyo na po ba yung me time? Nag-church nga tayo, sagot naman kayo. Sana nanood na tayo ulit lahat, no? We use that, no? Me time, ginamit natin yan. Ang dinadahilan natin, kailangan ko ng me time, deserve ko to, this is for me to care about myself. And in my me time, I can do whatever I want. Tama po ba? Same idea? Yes, no? More or less, ganyan yung idea natin. But the question is, yung time natin, precious yan, and yung rest natin, important din yan, part din yan ng time, ganun nga ba siya natin dapat ginagamit? No? In my time to rest, I can do whatever I want. No? Para sa akin yun eh, deserve ko yun. Ako naman, mental health yun. Again, hindi ko po dinadownplay or hindi ko iisinasantabi, minamaliit yung mga kailangan talaga ng mental health. Diyan ko rin yan na-realize sa 2 years. No? Pero hindi po yun yung point ko. Sana po huwag niyo po ako ma-misunderstood. I'm just saying is, let's reflect. How did we use our rest and me time? And what is our perspective in this? We all agree that time is important. Tama po ba? Ano po mas importante? Pera o oras? Pareho. Yeah. Pareho. Pero pag pinag-isipan po talaga natin, no, ang pinaka-important na resource that we have is time. No, yan yung mas na-value ng tao. Yan yung mas pinapahalagahan ng tao. Time. I'm not saying that money is not important. But if you're gonna compare the two, time is really important. And how do we use the time God has given us? And again, let me emphasize, when we're talking about time na binigay sa atin ng Panginoon, kasama dun yung rest. And yung iba sa atin, hindi natin alam paano mag-rest. Hindi natin alam ano nga ba yung perspective ng rest. That's why it's not our priority or we do not take care of it. No? Isa pong example ko dyan ay ganito. Ngayon pong nag-pandemic, mas pagod kayo o hindi? Mas nakakapagod, di ba? But ang weird, dapat yung pandemic, time of rest and reset. Di ba po? No, why? Because we don't have the right perspective, especially us Christians. And a few years ago, in 2011, no, meron akong movie na napanood and nagustuhan ko to. No, nagustuhan ko yung concept niya kasi kakaiba siya. Ako po ay creative writer nung college, no? Kaya nung pag nakakanood ako ng movie na hindi typical
o hindi pareho, na-enjoy ko siya. Ito po ay isang movie na nakahatak ng attention ko. Napanood niyo na po ba to In Time? 2011? No? Netflix? May Netflix po ba? Okay, meron po yata nito ngayon sa Netflix. Ano, In Time. If you have a chance, watch this. Ito po yung premise niya or yung kwento. No? Ang taon ay 2169. 2169 na, no? So nag-survive tayo. Mamatay na 2169. And yung mga tao, they are genetically engineered to stop aging at the age of 25. 25 and above, taas ang kamay. Sige na, agree na. Yan. Pagdating yung po ng 25, di na kayo pwedeng tumanda or titigil na dapat ang oras nyo. Deads na ang 25. Yun yung kwento nito. Anong ginawa nila? So, lahat ng babies, pag pinanganak, may ginagawa sila na pagdating ng 25 years old mo, dependent ka na ngayon sa isang technology na ang ginagamit na currency ay time. No, wala nang pera. Meron dito sa kamay nila, dito sa buong, ano tawag dito, forearm, may oras yan eh. Kaya kung titingnan nyo sa picture, yung kamay ni Justin Timberlake, may green, may oras po yan. Yan na yung bayaran ngayon. So, kung may utang ka, sisingilin ka ng oras ng buhay mo. Pag magtatrabaho ka, bibigyan ka nila ng oras ng buhay mo. No? So, ganun yung concept niya. Ang time bigla ngayon ang nagiging important at hindi na pera. No? Naalala ko yung isang scene doon, parang kailangan niya magbayad ng utang. At para siya magbayad ng utang, kailangan nila mag-shake hands tapos mababawasan yung oras niya. So, napaka-significant nung concept na to na ganito nila ginawa. And it got me thinking, no? Sa totoong buhay, hindi ka naman pwede manghiram ng oras, di ba? Hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo naman pwedeng bawasan. Finite siya, ibig kong sabihin. Ayoko ng ganitong, ng ganitong buhay na ganun yung nakasalalay sa ganung currency yung buhay mo, no? But it just shows how important time is. How do you spend your time? If alam mo na bilang ang bawat segundo, no, where will you spend it? And at the same time, no, rest is part of it. Matutulog ka ba o hindi? Lagi ka bang mulat? No, kasi ayaw mo matulog, sayang yung oras. Yun yung concept na tinatakal niya dito eh, no. So, sa atin, yan din yung tinatanong ko. Bakit nga ba sa atin hindi natin pinapahalagahan yung rest kung hindi mas gusto natin busy tayo. No, lagi moving, constantly moving from one place to the next, constantly doing this, constantly doing that. When in fact, God created rest as part of time. And that's something that we have to talk about later and that it is important. No, so napaisip po ako, no? So I studied and I asked the question, why don't people rest? Why don't we rest? Ba't nga ba tayo hindi nagpapahinga? Meron po akong apat na nakita, and I'm sure there are more, but these are four that I want to share with you. No, yung una po dito is, people don't want to rest because they want to stay busy because of their egos. Ano po yung ego, no? Ano pa rin ito sa Tagalog? Yung belief sa sarili, yung kampiyansa sa sarili, yung pagtingin sa sarili, ego yan, eh, no? People want to appear important. In our society, pag crowded yung schedule mo, pag busy ka, pag marami kang oras, pag maraming nagdi-demand sa time mo, ibig sabihin nun, successful ka at importante ka. So, natuto tayo na somehow, para natin makita kung importante ang tao, dapat, importante at may worth yung tao, dapat mag-gauge yun sa pagiging busy niya. Ilan yung tao nakausap niya, ilan yung pera na nagagawa niya. No? Ganun yung reason bakit ayaw natin magpahinga. We gauge people or number of people, including ourselves, by the activity and performance, so we overload our schedule. No? Before the pandemic, we did this. Ganito tayo. Sadly, nung nag-pandemic, na-pause yan. Pero pansinin niyo ulit, reflect niyo sa sarili niyo. Ngayon bumabalik na sa normal, parang nagiging ganito na ulit yung schedule natin, di ba? Sunod-sunod na ulit, wala na naman pahinga. No, why? Baka it's about your ego.
Pangalawa po, why don't we rest? People may stay busy as a cover up for laziness. No? Running around with a lot of extracurricular activities is sometimes a way to avoid the more important or difficult responsibilities. No, yung mga estudyante, expert dito. No, minsan yung mga nagtatrabaho din. Pag may importante kailangan gawin, marami mo ng ibang maliliit na gagawin. Kasi ayokong gawin yung mas importante yung gawin. Di ba? We tend to do this to avoid the important things that we have to do. We don't want people to find out, no? Kung ito po'y dadaanin natin sa spiritual, baka the reason why we stay busy, kasi ayaw natin makita ng ibang tao na mahina ang ating spiritual life. No, dangerous po to, lalo na pagdating sa church. No, na maraming nababanggit dati si Pastor Saul and yung mga ibang pastors na baka yung ministry ginagamit natin na way na para lang maging busy, pero ang totoo walang laman. No, yung spiritual natin, weak. We don't want people to find out how weak our spiritual lives is, so we would rather be busy with all kinds of things rather than spend many hours thinking and studying God's Word. No? Tinatakpan natin ang busy para magkaroon tayo ng tamang relationship sa Panginoon, or ayusin natin ang relationship natin sa Panginoon. Ang nangyayari po dito, if we don't take the time to study God's Word, how can we lead others? Kunyari, kami as leaders, paano namin aalagaan ang mga miyembro? No? Kayo po, how would you influence your office mates, schoolmates, if you don't take time? And we say na we're busy kasi ayaw nating gawin yun. Pangatlo po, why don't we rest? Because people may stay busy because of greed, no? Yung people are busy because gusto nila mas marami pang makuha, mas marami pang malikom. Hindi ko po sinasabi ulit na huwag magsipag. Okay, baka po sabihin nyo, sabi Pastor Denmark, okay daw, maging tamad. No, hindi po yun yung point ko. Sinasabi lang po, why are you busy and you're not resting? Tignan nyo, is it driven by greed? No, the need to acquire a lot. Kung kumikita ka kunyari ng 70,000 a year, magsisipag pa ako kasi gusto ko magiging busy pa ako next year, 80,000, 90,000. No, again, hindi ko sinasabing masama magsipag, ha? Don't get me wrong. Ang sinasabi ko po, what is your motivation? No, is it greed? And lastly, why don't people rest is because they are more concerned about pleasing men rather than God. No? They have never learned to say no. Hindi nila alam paano magsabing no sa mga ibang bagay. Okay? Para ma-prioritize ang Panginoon, no? It is important for us to learn that so that we can keep God's priorities before us. No? May meeting tayo ng Sunday, multi-million dollar deal, no? Pwede naman ibang araw, pero ikaw, dahil gusto mong i-please yun, ay Sunday mag-church ako eh. Ay hindi, dito man ako sa deal ko kasi ayoko ma-disappoint tong taong to, baka mawala yung pinag-uusapan namin, sayang. Again, may mga ibang bagay na pwede mo naman talagang puntahan na ganyan. No? Pero kung pwede mo siyang pagpaliban at i-prioritize ang Panginoon, baka kailangan po natin matutunan na mag-say ng no sa mga bagay. I read somewhere, hindi ko na maalala nung bata pa ako na if you say yes to something, you're saying no to another. It makes sense, di ba? If mag-yes ako sa lahat, then that means sa mga ibang bagay, sinasabi ko, no. So therefore, kaka-yes natin, no, sa mga plans na ganyan, yung gusto natin maganda yung tingin sa atin ng mga tao to please other people, we appear busy and then we forget God. No? That's why we don't rest. May familiar po ba sa inyo dito sa apat o naging guilty? Ako, naging guilty na ako sa apat, minsan sabay-sabay pa. And I don't think that's how we're supposed to use time. That's not how
we're supposed to treat rest. No? Isa sa sinabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. Yeah? I don't think that's a holy use of time. So, what are we supposed to do? No? First, let me share with you basic concepts. Kung pag-uusapan natin yung time and rest, let me share with you a few basic concepts. The first concept that I want to share with you, no, yung isang pwede nating i-anchor ang ating pag-uusapan, is that God created everything and everything is His, including time. Ang Panginoon ang lumikha na lahat ng bagay at kasama sa kanyang nilikha ay ang oras. Siyang gumawa niyan. No? We don't own any time. Wala tayong pag-aari sa oras kung iisipin ninyo. Ang Panginoon lahat ang may-ari niyan. No? At pag sinabi sa Bible na God created everything, ibig pong sabihin nun, lahat, ang nakikita, ang hindi nakikita, nasa kalawakan, nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng dagat, kung nasaan pa man, nilikhaya ng Panginoon kasama ang mga konsepto kagaya ng oras. So, God created everything and everything is His, including time. Pangalawang basic concept, we are stewards of God's creation. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon para alagaan ang kanyang mga nilikha or take dominion over what He has created. No? And again, I'm gonna emphasize that with everything, with time, rest is included in the stewardship of time that we don't own. Kasama ang pahinga, ang paghinga sa oras na hindi naman sa atin, kundi pinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, if that is the case, God created everything, Siyang gumawa lahat, including time, at pinagkatiwala niya sa atin lahat, including time and rest. No? What is the purpose of rest? No? It's not to do whatever we want. Day off ko, rest time ko, I can do whatever I want. Kung ito ang dalawang konsepto na pinag-uusapan natin, that perspective is not correct. No? Instead, we rest for God's purpose. So, pinagkatiwala ng Panginoon sa atin ang oras at ang pahinga, tayo ay magpapahinga dahil may gustong gawin ang Panginoon. Mas maganda po yung perspective yun, no? Kaysa sa magpapahinga ako kasi gusto kong gawin kung anong gusto kong gawin. So, tandaan nyo po itong two basic concepts na ito. No? Ang Diyos ang lumikha ng lahat, pinagkatiwala niya sa atin ito. Okay? So, ang question ngayon is, habang nandiyan po kayo, why do you rest? Ba't ka nga ba nagpapahinga? Ang pangalawa, paano mo ginagamit yung oras mo pag ikaw ay nagpapahinga? Okay? So, pag-isipan nyo na po yan, no? Paano nga ba ako nagpapahinga? Nag-EML at saka COD. Nanonood ako Korean novela. Wala po masama doon. No? Pero mamaya pag-uusapan natin yan. Okay? But right now, why do you rest and how do you spend your time for rest? Okay? So, para magsimula po tayo sa ganitong way of thinking, meron po ang papasagot sa inyo. True or false? The purpose of rest is to recharge us from the real work of God. True? Taas ang kamay. Totoo ba na ang rason bakit nagpapahinga ay para i-recharge tayo para sa tunay na pinapagawa ng Diyos? True? Kayo pong nanonood? Okay? False? Ah, true lahat. Ah, may isang false. Okay. May isang false. Nalungkot ako na no? May isang false. Pero ito po yung sagot dyan. Ang sagot talaga po dyan ay false. No? Hindi po totoo na ang purpose ng rest ay para i-recharge tayo para sa tunay na gawain ng Panginoon. Bakit? Let me explain. Una po, rest is part of the real work of God. No? Bahagi po yun. Pinagpapahinga niya tayo, bahagi yan. Okay? We have this mindset kasi na yung oras natin, ibang parte yan ng buhay, di ba? So, yung rest, oras ko yan. Hindi yan work, Panginoon. No? Akin yan. So, yun yung mindset natin. No? It is something separate from our lives. No? Yung rest yan, ibang box yan kumpara dito sa box ng buhay ko. No? Pangalawa, it is incomplete because rest does more than recharging.
Pag nagpapahinga ka, hindi ka lang nagre-recharge. Okay? Sabi nga doon ng famous quote na naririnig natin, we are human beings. No, hindi tayo battery, hindi tayo machine na pagpagod, ipa-plug mo lang, i-charge mo. Hindi. No? Incomplete po yung concept na yan. No? That's why we don't handle our time to have rest correctly. No? Because ang tingin natin sa pahinga ay para tayong battery na chinacharge. No? Hindi po ganon. Okay? And the reason why it's false, pangatlo, it assumes part of our time is our own and separate from our stewardship. Ito na nga yung binabanggit ko. No? Na yung oras ko, hindi to kasama sa pinapagawa ni Lord. Hindi to kasama sa ministry, hindi to kasama sa buhay. Hiwalay ito. No? The way we rest might not be glorifying to God. So, hindi po tayo nagpapahinga para lumakas ulit para gamitin ng Panginoon sa kanyang tunay na gawain. Hindi po, kasi ang pagpapahinga ay parte ng buhay, ng gawain ng Diyos. At hindi lang yan pagre-recharge. Pangatlo, no, hindi po yan hiwalay sa binigay sa atin ng Panginoon na para pagkatiwala, na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So kung gano'n naman pala, what does the Bible say about rest? Okay, puntahan po natin to. So first, God rested on the seventh day after all the work has been done. Genesis 2:2-3. Okay? So nagpahinga siya, on the seventh day, He blessed it and made it holy. No? So ang Panginoon, He rested after all the work. No? So may pattern tayo pwedeng makita dyan na ang Panginoon nagpahinga, pero hindi siya tumigil na maging bahagi ng kanyang nilikha. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin na nagpahinga ang Panginoon after 6 days, bala na kayo sa buhay nyo. Wala na akong pakialam dyan. Hindi naman po ganun eh, di ba? Kasi hanggang ngayon, ang Panginoon ay kumikilos at parte ng ating buhay. No? So, it does not mean that He ceased involvement with creation. But instead, God ceased from doing a specific activity to transition into doing something or another thing. No? So, nagpahinga siya sa isa para mag-transition siya sa isa niyang gagawin. Okay? Kung tutuusin at kung uunawain, rest for God has no end. No? Tingnan niyo po ito. 6 days, there was day and night. May oras na binilang. No? On the first day, and then there was night and day, the next day, and then the next day. Pero on the seventh day, walang sinabing end. There was day and night on the seventh day. Ano po ibig sabihin nun? Rest for God has no end. No? Because for God, rest was lasting or bahagi siya talaga, parte. Diba? Hindi natapos. Actually, hindi nga natapos yung resting ni Lord. No? So, mabalikan niyo po yung Genesis 1, simula kasi Genesis 1 tapos January. Makikita niyo po doon laging may timeline ng Panginoon. No? And that was night and day and it was night and day. Pero on the seventh day, wala. No? So, God blessed the seventh day and made it holy. Pangalawa, what does the Bible say about rest? God introduced the Sabbath. It's in Exodus 20:8-11. No? Ang Sabbath, ang ibig pong sabihin yan, to cease or stop. Tigil. No? The Israelites, para sa Israelites, ang Sabbath sa kanila ay hindi lang isang araw. No? Ganun ka-importante sa kanila to na hindi lang siya isang araw, kundi merong linggo ng Sabbath, na isang linggo, rest, cease sila. May year of the Sabbath, may kita niyo po ito sa Leviticus, isang buong taon, no, na talagang sineselebrate nila at importante sa kanila, nire-recognize nila. So what does it say? No? We can see that Sabbath is really important for the Israelites, and therefore, kung inyo pong pag-aaralan yan, Sabbath is really important. Ceasing and stopping is really important. Why? Because it was to remember who God is and what He has done. No, God created everything and then He rested on the seventh day. It was for the Israelites to remember that God delivered them from slavery in Egypt. No, nagkaroon ng ceasing ng kanilang pagiging slavery. At ang binigay sa kanila ay ceasing of being slaves at ang binigay sa kanila ay promised land as a form of rest. No, it was a rest from their enemies. Okay? So, the Israelites, no, understood what Sabbath is, and one of it is for them to always reflect on what God has done. And the third one,
na sinasabi na, what does the Bible say about rest? It was not to cease activity, but instead to transition to another. No, the Israelites were to stop their daily work to worship and enjoy God for who He is and what He has done. So pag sila ay nagkaroon ng Sabbath, tumitigil silang magtrabaho to transition into worshiping God. No? So ano pong ibig sabihin nun? Doing nothing, laying in bed the whole day is not Sabbath. Anong transition mo? And transition ako para matulog. No? Transition ako para magliwaliw. No, that's not Sabbath. It's supposed to be holy by worshiping God. Yung transition ng Sabbath niyo, dapat yung Sabbath, holy. So my question is, how are you worshiping the Lord? How is your Sabbath? Is it holy? No. Of course, I cannot judge, I cannot say na kayo, nandito kayo sa church ngayon, holy yung Sabbath nyo. Hindi ko naman din pwedeng gawin yun. No? Again, it's a matter of the heart. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin na yung mga nanonood na wala sa church ay hindi holy. No? Kasi nakahilata na sila, nanonood sila doon. No? Hindi ko rin pwedeng sabihin yun. Because it's a matter of the heart. The point is, is your Sabbath, are you spending it, and is it holy? Are you transitioning to worshiping God? So, what am I saying? The idea of biblical rest is that we rest from one activity to engage in another. We rest from work to engage in worshiping God. Ganon din po ba yung mindset natin when we're resting? No, kanina sinabi ko po sa inyo yun, time, no, binigay ng Panginoon, part yan ng concept na binigay sa atin ng Panginoon at kasama sa time ay rest. No, and this is what the Bible's idea of rest is. Okay? So kung ganito yung idea niya, yung mga active people, no, yung mga extroverts, active people, masaya sila kung ganito yung idea kasi may bago na namang activity. No, but again, it's not an activity, no, it's an act of worship. So if this is good, kung titingnan niya ng ibang tao na the idea of biblical rest is that we set one activity from one activity to engage in another, para yan sa mga active people, wait, may isa pong aspect na para makuha natin lahat kung ano ba ibig sabihin ng rest, no? Paano naman yung mga hindi active, di ba? Dito yan, this is where another aspect of rest that we have to talk about, and this is biblical physical rest. Okay? So sa physical biblical rest, ang sinasabi na po dyan, when we rest, no? Ito yung pag pinag-aralan natin, when we rest, we imitate God in that He also rested. No? Yung pattern, kung gusto nyo maayos na buhay, magandang buhay, pattern nyo kung paano pinatakbo ng Panginoon ang kanyang buhay. At makikita nyo yan sa pattern ni Jesus Christ. No? And if you study, you're gonna see that God rested. And we also imitate what He has done. If God rested, we also should rest. No? No, naalala ko nung yung mga magkakaibigan, kami magkakaibigan, no? Pag meron kaming gustong puntahan, tapos may isa sa amin, hindi kasama, gusto namin, sama-sama kami. Ang ginagawa namin dahilan, Diyos nga, nagpahinga eh. Ikaw, di ka mapagpahinga. No? So, joke lang yun, no? Pero, ang ibig ko sabihin, pag-isipan ninyo, are you imitating what God did? No? Yung pattern na sinet niya? Are you also resting? No? Kasi, important po na meron tayong rest. Pangalawa, ang part dyan is physical rest requires us to sleep. Meron po bang nagpahinga sa inyo na hindi natulog ng matagal, no? Meron iba, pero pag talagang pahinga, di ba, tulog ang hinahanap ng katawan natin. Kasi doon nagre-recuperate yung katawan natin, doon nag-aayos yung mga cells, yung mga brainwave, kung ano man science terms na ginagamit dyan, no? It requires us to sleep. Pero dito nyo po makikita, bakit ko siya in-include? Kasi this is where we see that God is different from humans. No? Sabi sa Psalms 121 verse 4, He who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Ano pong ibig sabihin? When we sleep, when we rest, we say that God is trustworthy. Lord, magpapahinga ako, matutulog ako, nagtitiwala ako that pagising ko at habang tulog ako, You are in control. We trust that as we sleep, God will sustain us
and watch over us until we are awake again. No? So may concept dyan na kailangan magpahinga and mag-let go ng mga bagay na hindi ko nakikita at wala akong control kasi si God, no, siya yung magko-control, siya yung magsusustain. Kaya nga pag natutulog tayo, ewan ko po sa inyo, pero pag natutulog tayo or meron tayong pinagpe-pray na may sakit, ang pinagpe-pray natin, Lord, give us a good night's rest. No? At kasama doon yung Lord, meron akong problema, keep my make my heart and my mind at peace, may sustain me, be in control. No? Lord, my physical body is weak, kayo mag-alaga, kayo mag-recharge. Ang pangatlo po is physical biblical rest. Makikita ninyo, Jesus encouraged His disciples to rest. Okay? So in Mark 6:31, then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, He said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Sipin nyo si Jesus at yung mga disciples, nagmi-ministry sila non-stop, no, all in. Ano sabi ni Jesus? Wait, time first, time out, eat, rest. Important yan. No, tigilan nyo yung ginagawa nyo, iwan nyo sila, pahinga. Kailangan nyo magpahinga. This type of human physical rest is needed to recover is a good and godly thing. Si Jesus, sinabi niya, wait, stop, rest. Kahit ministry yan, wait, stop, rest. Kahit work yan. No? Hindi ka designed to work 24 hours non-stop. Ano pong nangyayari doon? Siguro, may napapansin na ang Panginoon sa mga disciples niya, pagpagod na, paggutom na, lumalabas yung weakness, nawawala yung energy. Tama po ba? Pagpagod, mas irritable. Meron po bang napagod sa inyo na nakangiti? Wala, di ba? Mas magiging irritable. Yung anak ko po, si Likha, 3 years old na siya. And for the last 3 months, wala po kaming helper. No? At first time ko pong, after 2 years, no, na dati kami lang, first time ko na-realize na nakakapagod nga pala talaga mag-alaga ng bata. No? Lalo na pag nagtatakbo-takbo na siya, nauuntog, na nangungulit na. Sabi ko, ang bilis kong mainis, ang bilis kong magalit. Kasi pala, doon mo nararamdaman na kapag hindi ka nagpapahinga or kapag pagod ka, talaga lalabas yung weaknesses mo. No? And Jesus knows this about us. Kaya sabi niya, pahinga ka. Anong solusyon dyan sa nangyayari sa'yo na hindi ka na okay mag-isip, hindi ka na okay physically, naiirita ka na? Rest. Eat. There was a preaching a few months ago about Elijah. I know this is Pastor Saul. Na-depress na si Elijah, papatayin na siya nung queen. No? Nagpunta siya sa bundok, nagtago siya. Depressed siya, nagre-reklamo siya sa Panginoon, nagagalit siya sa Panginoon. Anong sagot ni God sa kanya? Naalala niyo po ba yon? Elijah and the ravens? Anong sagot ng Panginoon sa kanya? Pagod ka na? Nainis ka na? O, tulog ka muna. Kain ka muna. Yun ang sabi niya. Why? Because pag okay ka na, I'm gonna use you for something. Now, again, it's a transition. From doing something, transition to being used by God, worshiping God. So, if you're gonna check and study what physical biblical rest is, ito yung tatlong lalabas doon. But siya importante. You imitate God. You have to sleep to show that you entrust God your life. No? And you encourage, and you, God encourages you to rest. So what have we learned? No? Principles we've learned from those three. Rest is mainly about having a right relationship with God and being reconciled with Him. Ano po nito? How do you rest? No? Dito ba nakikita yung relationship mo with God kung paano mo siya pinagkakatiwalaan? Or wala kang tiwala sa Kanya na may gagawin siya kaya ayaw mo magpahinga? No, you have to do it on your own, di ba? Pansinin ninyo, how do you rest when you are resting? Ito po ba yun? Does it reflect your right relationship with God? No? Pangalawa, rest isn't merely a ceasing of an activity, but it's ceasing one to do another. And that is enjoying God and His goodness in worship. No?
busy tayo the whole week, no? You're gonna rest, you're gonna cease that activity to enjoy God with fellow Christians, with fellow believers, no, worshiping Him and His goodness. And number three, rest shows us more of who God is and who we are. We need rest and God does not. No? And God does not. So, pinapakita talaga ng pahinga na ang Diyos ay Diyos at tayo ay hindi. Kaya niya mabuhay, kaya niya mag-sustain, tayo hindi. So, ito yung mga questions ko po sa inyo. No? What does your rest say about you? No? Does it reflect your relationship with God? What activity did you cease to do? Did it transition for you to prepare to worship God? At yung pangatlo na question dyan, how do you sleep at night? Nakakatulog ka ba ng mahimbing o yung worries mo tumatakbo over time? Hindi ka nagre-rest. So, yan po yung tatlo noon na pinag-usapan natin. So, ano nga bang purpose? Ito na, the purpose of rest. Okay? Why do we need to rest? Remember, God owns everything. No? Time you spent sleeping, time you played, all is the Lord's, no? Lahat 'yan. And number two, we are stewards. Ephesians 5:16, no? Kaya kung babalikan niyo diyan, ang sinabi sa text natin, be careful how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity. Okay? So we are stewards. Sabi dito sa text natin, huwag niyong gamitin 'yan para sa kung ano-ano lang, no? But instead, do the Lord's will. We are stewards. So time you spent sleeping, time you played your game, time you spent with your family, time with your work, it's all time and it's all the Lord's. Okay? So, sagutin ko yung concept kanina, no? May me time ba? Kung kayo po itatanungin ko, yung sinasabi na me time, I can do whatever I want, ito yung oras ko. May ganyan bang konsepto o tama ba yung perspective ng me time natin? Ang sasabihin ko po, hindi. Walang me time. No, because all the time is the Lord's. Okay? Ang nakakalungkot po, yung me time na yan, ginamit niya na excuse. No? At ginagamit pa rin niya na excuse na lalo ngayon, lalo na may pandemic. Me time ko to. Tama, may me time ka. But again, with what we are studying, is it for you to transition to another, more especially worshiping the Lord? No? So I have a question, lalo na po sa mga nanonood. Minsan tinatamad tayo mag-church, minsan hindi tayo pumupunta sa church. No? Lalo na ngayon na nag-open, pag-pray tayo, Lord, magkaroon na ng lunas yung pandemic, Lord, magkaroon na ng ganito. Ngayong open na yung church, wala naman kayo dito. No? Ay, minsan tinatamad pa. Hindi po kayo yon, no? Kasi nandito kayo. Pero again, kung nandito man kayo, bukod sa physical, heart, check nyo naman yung heart. No? No? Ang nangyayari po ba is, oras ko to eh, Lord, kung nagtrabaho the whole week, siguro deserve ko naman na dito na lang manood sa TV, no? Ako naman yung nagtrabaho, ako naman yung gumawa nito, ako naman yung naghirap. God, I deserve this rest. I did it, no? Nag-aral ako maigi, no? I did it on my own. I think deserve ko tong me time na dito na lang ako. Tama po ba yung mindset na yon, no? Kasi ang usapan, that's not your time. And when you rest, you're transitioning to worship God. So kung tatanungin nyo, meron bang me time? Wala. Kasi hindi yan sa'yo to begin with. Pinagkatiwala yan sa'yo ng Panginoon, so use it properly. So the purpose of those things is to help you recover from work. No? The purpose of rest is to help us recover from work. Nagtrabaho ako, good. Naging faithful ako sa time ng trabaho ko, good. No? Now, rest. Why? Because you're gonna transition and you're gonna be worshiping God. No? And the second reason why we rest is to show dependence on God. No? Isaiah 40:28-31, no? It says, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord, who rest in the Lord,
no, who wait on the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. The purpose of rest is so that we show our dependence on God. Not on what we've done, not of who we are, at kung ano yung kakayahan natin. So again, ang maganda po perspective dito, no, pag nagpapahinga ka, no, nare-reflect ba kung gaano kayo ka-close ni Lord? No? Or kung nagpapanik ka, hindi ka nagpapahinga, wala kang trust sa Panginoon, nakikita niyo po yung pinapayawal ko sa inyo. No? So how do you rest? Do you treat it holy? No? Do you treat your Sabbath holy? Why? Because it helps us recover, shows our dependence on God. No? So, ito po yung gusto kong pakita sa inyo. Kung magre-reflect po kayo, the purpose of rest is don't focus on your productivity, but on your, what your rest says about God. Second, don't fight your need to rest. It's a daily reminder that you are not God. Ako po masaya na napapagod ako kasi ibig sabihin nun, hindi ako Diyos. Pwede akong magpahinga. No, merong Diyos nakikilos para sa akin. No, hindi ako Superman, hindi ako superhero, although sometimes we wish ko, pero it's a great reminder that you cannot do everything. You cannot sustain anything. You really need the Lord. And the third one is to accept your limitations joyfully. It shows how much we trust God. That's why we need rest. No? It shows our dependence on Him. Third, the purpose of rest. Ito yung gusto ko. It encourages us to enjoy God. Ngayon po ba nakaupo kayo dito, na-enjoy nyo ba si God? Hindi po ako si God, ha? Pero yung si God na iisip nyo, yung kanyang ginawa, yung kanyang faithfulness, yung kanyang pagiging papagmamahal niya sa atin, na-enjoy nyo po ba siya? No? Delight in the goodness of God and the things He has created. No? Nung kayo po ba pumunta dito, na-enjoy nyo ba yung sariwang hangin, yung katahimikan? No? Did you enjoy creation while you're going here? Did you enjoy God? Did you enjoy the blessings God has provided you? Did you celebrate who God is and His goodness to us? No? Kailangan po natin mag-rest kasi ini-encourage tayo ng Panginoon na makasama siya. No? Ma-reflect kung sino nga ba siya sa buhay natin. Pag busy tayo at hindi tayo responsible sa rest natin, hindi natin yan nagagawa. No? Hindi natin nakikita yan. Hindi natin nai-enjoy ang Panginoon. 1 Timothy 4:4-5, sabi doon, "For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving because it is consecrated by the word of God and prayer." When was the last time na nagpahinga kayo at talagang na-enjoy nyo lang yung time nyo with the Lord? No? Kasama po yung recreational dito. Again, hindi ko po pinagbabawal yung recreation. If that's how you rest, good. No? Si Kuya Alex nandito. Nakasama ako sa golf dati. And that's one good way to really enjoy God. No, abang nandoy sa nature, oh, naglalaro kayo, but it naintindihan ko yung gusto ng mga golfers eh, no, yung peace, yung makikita mo yung greens, makikita mo. Andun yun, may zen moment na tinatawag diyan, no. Pero during those times, if that recreates you, that's good. Ginawa na pa yun, yung surroundings na yan, yung activity na yan, enjoy it. No? Yung nilalaro yung games, yung mga pinapanood yung kayong drama, that's good. No? Enjoy that. Yung mga plantito, plantita, no? Yung mga cat lovers, dog lovers, those nature things, birds na inaalagaan ninyo na nasa cage, na pinapadami ninyo, if that's your thing, good. Enjoy that. That's nature. That's created by God, and you're created also to enjoy that. No? So, okay po yan. Rest and enjoy those. Huwag lang sobra. Yun ang usapan. Okay, and I'm gonna expound on that later. And the fourth reason why we rest is it helps us build relationship with others. You rest so that you can build relationships with family, with friends,
with office mates, church mates, school mates, those people na hindi pa nakakilala sa Panginoon, you rest and use that time to build relationships with them. No, you transition to that one. No, part pa rin yan ng pagiging responsible sa paggamit ng oras natin. We're given rest, and the reason is important so that we can build it to use. We can use that time to build relationship and care for others. We are to spend time with people, and that is the only way to build a lasting, authentic relationship. Spend time with your family. No, yun yung unang-una. Baka po yung family ninyo, nakakalimutan nyo na dahil work, hindi nagpapahinga. Baka po yung friends ninyo, wala na, nakalimutan na kasi hindi nagpapahinga. Kasi yung kapitbahay ninyo, hindi nyo nakilala kasi hindi kayo nagpapahinga. No, wala nang chance to open up na para ma-share yung gospel, madala sila sa church. No, wala na kasi hindi tayo nagre-rest. So that's why God created rest to help us build relationship with others. Kaya meron yan, rest, leisure, it's what we can use to serve relationships. No? So, kung papansin niyo po sa Old Testament, yung Sabbath or rest, hindi siya solitary, hindi siya individual, kundi kasama ang buong nation of Israel. They are worshiping God. Point being, it's a relational thing. Resting is a relational thing. So it's important to see the enjoyment and strengthening of relationships as one of God's purposes for rest. Kamusta po yung families nyo? Okay, naging close po ba kayo? Okay pa po ba kayo? O dahil wala ka lagi doon, dahil hindi ka makausap, nag-work ka, nag-aaral ka, nasira na yung relationship. No, maybe it's time that we consider resting to build those relationships. And dito po, gustong i-share sa inyo na for the last 2 years, yung mga pastors po, kung di nyo po napapansin, nabigyan po ng areas ang bawat pastor. No, kaya po may mga tumatawag sa inyo, may nagte-text sa inyo, may nagpe-pray sa inyo. No, ako po ay area 4 na nabigay sa akin. And ito po ay magandang time na mag-transition tayo, no, into how we view church, no, na paano nga ba dapat, dito lang ba dapat yung church or sa iba. Maganda may transition rin tayo sa mga kapitbahay natin, sa mga nasa community natin. Ito po yung nakikita ko pong part ng resting, no. Let us continue to take our rest seriously para yung mga kapitbahay natin, yung nasa community natin, makabuild tayo ng relationship sa kanila. Why? Lalo na po sa Area 4, no? Ang pinagpe-pray ko po is, and I'm sure the other pastors are praying for this also, na yung time na nandoon kayo sa area na yon, magamit natin yon para makapag-start ng Bible study group sa bahay nyo. Makapag-start ng lugar kung saan people can go there pag may pangangailangan sila na hindi lang pera, no? Kundi may kailangan ng kausap, may kailangan ng advice, no? Yung areas na yan, may our houses be open in building relationships, no? Yan po yung sana yung pinag-pray natin na hindi lang dito sa church. Of course, dito yung church, forever yan nandito, tatayo yan, building to, no? Pero tayo, yung mga bahay natin maging bukas para magkaroon pa ng life group, no? Yung mga bagong life group na mabubuo, yung mga hindi na nagmi-meet, mag-meet ulit, lalo na ngayon na nagli-lift up na yung restrictions, no? Yan po sana yung makita natin. Tapos pag Sunday, lahat ng mga nakasama natin sa week na yon, dali natin dito, sama-sama ulit tayo mag-worship, mag-rest, at mag-enjoy ng Panginoon. So yan po yung pinagpe-pray ako personally sa Area 4. Alam ko Pastor Benji also is thinking about this sa area niya. I'm sure Pastor Fritz also, Pastor Ding, no? So pag-pray niyo po yan, no? May we continue to learn the value of rest, and while we're resting, we build relationships with others, no? So paano po natin to ilalagay sa check and balance, no? Pwede pala magpahinga, importante pala magpahinga, correct, no? But here are a few questions to evaluate kung hanggang saan at kung paano kayo magpapahinga. So, pwede mag-golf, pwede manood kay drama, pwede mag-basketball, mag-motor, pwede mag-computer, pwede mag-ganyan. But here, if everything is good, how do we limit it? Here's the question. Are there areas where the activity is leading me to sin? No?
even if the activity itself isn't sinful. Di ba? Baka yung kakanood mo ng series mo, maging tamad ka na, makalimutan mo na yung ibang bagay na importante. Baka naman yung pag-rest and recreation mo sa nature, eh makalimutan mo na yung mga importanteng bagay. So, if you're gonna rest, no, tandaan niyo po itong questions na to. Ito pang ginagawa kong rest, is it leading me to sin? Kahit na yung activity ay hindi naman makasalanan. Pangalawa, is this activity the most God-glorifying way to steward my time? You have self-care, that's good. If you need sports, a book, music to recreate you, that's good, no? Basta it's within the right limit. Okay? So, pag nakikita mo nang lumalagpas ka, ang question mo na is, abuso na ba ako? Glorifying pa ba sa Panginoon tong way ng pagre-rest ko? O hindi ko na siya inaalagaan ng tama? Okay? So, ano yung mga ideas yan? For example, you're watching a TV show and it leaves you feeling sad, discontent, no, angry. Baka kailangan i-check nyo yan. Are you taking a long hike or quality time for yourself that you keep from spending the other time needed with your family? Are you wasting hours on social media when you should be looking for a job to support yourself? No? None of these activities are bad, but given the circumstances, they could lead you to sin rather than to God. Okay? Our job is to make the most of the opportunity God gives us. That means looking across our money, our time, our energy, our skills, our relationship, and determining what combination, no, will best honor God with our lives. Okay? We're called to give our whole selves to God, not just our money, our time, or any other single resource. So, spending 10,000 pesos to go helicopter riding can be a legitimate activity that can bring glory to God, di ba? Kasi everything's good. Yan yung mga pagdadahilan natin. And it may be the best use of time and money para sa iyo, perspective mo yan, di ba? And if you have that means, why not? But you need to compare it across other ways to invest time and money before you decide that that's the direction that you're going to take. No? So, oo, meron akong pera, meron akong time, pero ito ba yung tamang way ng pag-use ko nito instead of other things? Okay? So, when you do that, no, nakikita ninyo na, am I using the opportunities God has given me to show His faithfulness, goodness, and love? Or am I being selfish with my time? Or am I not using it correctly? Okay. So, tandaan nyo po, no? Pwede magpahinga, pwede mag-enjoy, but use these two questions to guide you. No? Para po hindi tayo maligaw na nag-i-enjoy lang tayo forever. No? Nakalimutan na natin yung responsibilidad natin. So, my prayer is that you rest and breathe. And if you're gonna forget everything, no, na pinag-usapan natin, ito po yung gusto kong iwan sa inyo. Use your Sabbath to be closer to God and to be more loving to others. Okay? Glorify God with the way you steward your time. Breathe and treat your Sabbath as sacred. Okay? Everything is the Lord's, and the Lord gave it to us to steward, as stewards, and may we use it wisely. Learn to rest and breathe. Sa oras po na to ngayon, natawagin ko po yung band. And as they will be singing this song, I'm gonna give you that time to pray and commit that time to the Lord. Kayo po mag-usap ng Panginoon. You might confess something on how you use your Sabbath. No? You might commit yourself na, Lord, from this day forth, I'm gonna use my Sabbath this day. Ibabalik ko lahat sa inyo, Panginoon, because it's all about you. So as they're singing this song, say a prayer to the Lord. No? Usap po kayo ng Panginoon, kayo pong dalawa, no? It's between you and God. And when you're ready, no, commit your time to the Lord.
Pong time, Panginoon, na binigay niyo to rest, Father God. Lord, we ask forgiveness sa times na nakalimutan na namin magpahinga at huminga, at ito pala ay sagrado, Panginoon, at kailangan namin ito upang kami po ay mas lalo pang maka-worship sa inyo at mas lalo niyo pang magamit, Panginoon, sa inyong plano sa buhay namin, Panginoon. Father God, for today, starting today, Father God, we pray that may we always remember this. May we change things that we need to change, Panginoon. May you give us the strength to do that, Father God. And may we always look back to you and give back to you all the time, Panginoon, na pinagkatiwala niya. May we be good stewards because, Father God, everything is all about you, Father God. And Lord, may we know how to worship you with our time, Father God, because it's all about you. Father, we lift up to you everything. You are God, you are sovereign, you are in control, and may it be reflected in our lives, in the way we spend our time. Lord, we praise you, we lift you up, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Everybody, pwede po tayong tumayo. Let's all stand up. And let's close this worship service in prayer. Bago po yan, our service will continue. Next week po, meron po ulit face-to-face. So, pwede nyo pa rin pong i-message, tawagan yung inyo pong mga small group members, friends, mga kakilala na church members, at yung mga gusto invite, balik na po tayo sa service. So, we hope to see you again next week. Of course, may protocols pa rin. And we pray na kayo po ay safe at magpa-vaccine at booster pa rin. And you can enjoy worship with us. Okay. Father, we thank you. We thank you, Panginoon, na kami nakabalik na. And Father, we thank you, Father God, na kayo ay kumikilos na sa pagpababa ng mga infections, Panginoon. At ngayon ay nakakabalik na kami dito, Panginoon, at nakapagsimba ng face-to-face. But Father, for this week, we lift up to you, Father God, ang aming mga mahal sa buhay, mga kakilala na meron pa rin sakit, Panginoon, pagalingin niyo po sila. Protektahan niyo rin po sila, Panginoon, sa infections pa rin na kumakalat, Panginoon, dahil sila ay nagtatrabaho, Panginoon, at kailangan nila ito para sa kanilang pamilya. Father, may you continue to protect them, Father God. Lord, for those who are in need of jobs, in need of income, Father God, may you lead the way for them, Panginoon. May you open doors so that meron po silang opportunities to work,
Father God. And Lord, yung mga students, yung mga mag-exam, yung mga gusto pong gumraduate, Panginoon, Lord, may you give them wisdom and patience and strength, Panginoon, na gawin yung requirements nila kahit mahirap, Panginoon, na online. And we look forward to the day na magbabalik na ulit ang face-to-face, Father God. At sila po yung makapag-aral na ulit na kasama ang kanilang mga klase in a classroom. And Father, most of all, we pray, may you continue, Father God, to work in our lives, Father, to change things that need to be changed. May you touch our hearts to be surrendered to you, Father God, sa mga bagay na ayaw pa namin i-give up, ayaw pa namin baguhin, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo patuloy na mangusap at magbago sa amin. At nawa, Panginoon, kami ay patuloy na magmahal sa inyo, Panginoon. And may our relationship grow deeper as the days pass by, Father God. Lord, we look forward to the day na pag nakita-kita po tayo, Panginoon, sasabihin nyo, well done, good, faithful servant. So people of God, may the Lord bless you and keep you. And the Lord make His face shine on you. May He be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. Amen and amen. God bless everybody. Good morning po. I'm a friend of God.
umaga po. Ingat po tayo sa pag-uwi. God bless po sa ating lahat.